Sa mga bata na gusto na agad tumanda, be careful what you wish for. Ang baby-faced na si Raizel, tila nagmamadaling magdalaga. 14 anyos pa lang, sumabak na agad sa beauty contest. Sabi nila, sumali daw po ako kasi may itsura naman daw po ako. Ang contestant dati sa pageant. Ganito na ngayon ang itsura. Biglang nangulubot ang balat sa mukha. Leeg, braso, tiyan. Pang balat po ng ampalaya kasi kulubot po talaga siya. Ito'y kahit 2 taon pa lang ang lumilipas mula nung sumali siya sa beauty contest. Opo, 16 anyos pa lang si Raizel ngayon. Pero marami raw ang nagsasabi sa kanya na mukha na siyang 50. 16 years old pa lang ako pero yung itsura ko ganito nakatanda. Ang 36 anyos na ina niyang si Juela na pagkakamalan tuloy na mas bata pa sa kanya. Sobrang sakit po kasi pag sinabi nila na yung anak mo naging matanda pa sa'yo. Minsan po naiisip ko po na pag lumaki na siya, yung mukha niya napakaganda po kasi nung baby pa lang siya, ang ganda-ganda niya po kasi. Pero ngayon, ang mukha niya layo-layo na sa kagandahan niya nung maliit pa siya. Bago pa man daw magka-pandemya, si Raizel parati nang naka-face mask. Balot na balot ang katawan. Madalas naka-jacket at pantalon. Itinatago ang nangyari sa kanyang pagbabago. Nagtanong po sila kung bakit daw tumanda yung itsura ko. Din lang po ako kumibo kasi hindi ko naman po alam kung anong nangyari. Hindi ko sinisisi yung magulang ko kung bakit nagkaganito yung mukha ko kasi wala rin naman silang alam kung bakit nangyari sa akin to. Nagsimula raw ang lahat nung nagka-rashes si Raizel. Yung mga pantal-pantal sa balat, yun yung una namin napansin. Namumula tapos nangangati. Masakit po siya hawakan. Sa paglipas ng mga araw, ang nadagdag sa itsura ni Raizel parang mga taon. Kapag yumuyuko po ako ng matagal, pag tumayo na po ako ng matuwid ulit, sumasakit po yung likod ko, parang dito po banda sa balakang. Hanggang ang 16 anyos na pagkamalan na 50. Sa loob ng 2 taon, ang 16 anyos na si Raizel, nangulubot ang balat sa mukha, leeg, mga braso at tiyan. 16 years old pa lang ako pero yung itsura ko ganito nakatanda. Palagi ko pong dinasasal na sana mawala na to. Kumaling na ako. Umalik na sa dati yung balat at itsura ko. Maging maayos na ulit yung makakasama ko na yung mga kaibigan ko. Pwede na ako sumama sa kanila lumabas. Hindi na ako mahihiya kasi maayos na yung mukha ko. Ipina-check up si Raizel sa doktor. Sabi nila, alaw-alaw lang daw. Yung uod na parang may balahibo. Tapos binigyan lang po ako ng gamot pero hindi rin naman po nawala. Pero sa paglipas ng mga araw, tila mga taon ang nadagdag sa kanyang itsura. Kaya dito na sila humingi ng tulong sa aming programa. Ang dalaga, ipinatingin namin sa isang endocrinologist. Ayon kay Dr. Yang, si Raizel, posibleng may progeria, isang pambihirang kondisyon kung saan bumibilis ang pagtanda ng itsura ng isang tao. We only have about 200 documented cases around the world for the progeria. Yung pinaka-prominent manifestation ng patient is the wrinkling or yung aging ng kanyang skin. The stunted growth, medyo prominent yung kanyang ulo. Nakikita tayong skin lesions which are usually seen sa mga areas na na-exposed to sunlight. Ayon pa kay Dr. Yang, kung progeria talaga ang kondisyon ni Raizel, kasabay ng pagtanda ng kanyang itsura, ang pagdapos sa kanya ng mga sakit. Kaya kinakailangang sumailalim si Raizel sa iba pang laboratory tests. One problem that we'll be expecting is either heart attack, heart failure, also increased risk ng stroke.
yung age na expected nangyayari yun, 14.5 years. Some data, about 13 years. But for our patient, she's already 16 years old. At wala namang nangyayaring cardiovascular complications, we wanted to know if there are changes doon sa density ng kanyang bone. Because osteoporosis is very common among these patients. Yung mga joint deformities, the degenerative joint disease, which is common in patients on the aging process. Pero maibabalik pa nga ba ang dating itsura ni Raizel? The aging process, there's nothing we can do about it. This is going to be persistent. The only thing na gagawin natin ngayon to treat the cardiovascular as well as the skeletal problem. Kung wala na talagang gamot yung sakit ko, ayaw na lang muna din, ma. Pa. Tanggapin na lang po natin kung ano yung nangyari sa akin. Tulungan niyo po yung anak ko kasi kami na magulang niya, hindi namin alam kung anong gagawin namin kasi kapos po kami. Sa edad na 16 anyos, nagsisimula pa lang ang buhay ni Raizel. Hindi pa dapat niya hinaharap ang dapit hapon. Sana po matulungan niyo ko na para maging maayos na po yung buhay namin ng pamilya ko. Kung sino pa niyo may mga busila kang puso, sana po matulungan niyo ko. Kasi talagang walang-wala po kami. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.